Meron pa bang unit team? O sabi nga, unit team temporary lang. Temporary lang itong unit team. Ako naniniwala ako, wala nang unit team. Sinira na yan ng mga DDS. Sinira na yung matibay sana na tandem made in heaven. Sinira na yan ng mga ganit sa kapangyarihan na gustong agawin ang posisyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nasira yung unit team na yan. Kasi yung mga hindi na-appoint sa gabinete ni PBBM na parte ng unit team, abay nagalit sa presidente. Bakit hindi niyo ako in-appoint? Oh, nagalit, nagka-class. Kaya sige, mag-resign na lang daw si PBBM. Impeach na lang si PBBM para si Sara Duterte na umupo. At itong mga nagalit na hindi na-appoint, magkakaroon ulit ng chance. Kasi Sara Duterte na yan eh. Oh, nasa balitang ito ng politico.com. Unit temporary lang. Oh, ayos ito ha. Unit temporary. Unit team, eh, pansamantala lang pala. Temporary lang. Sara Duterte says, tandem with Marcos only for 2022. We are not candidates anymore. Anong ibig sabihin yan? We are not candidates anymore. So, ano to? Confirmation ba to? Ni Inday Sara Duterte na wala na talaga yung unit team. So, wala nang partnership sa 2025 elections dahil tapos na eh. 2022 yung kanilang tandem. Basahin natin yan. Vice President Sara Duterte all but confirmed the breakdown of her alliance with President Ferdinand Marcos Jr. by stressing that the unit team was only created for them to win the 2022 elections. Yun. Tumpak. Ganun din ang sinasabi ng Partido Federal ng Pilipinas. Yung alyansa sa grupo ni Sara Duterte ay intended only for 2022 and not for 2025. Eh, ganun din sinasabi ni Sara Duterte ngayon. O hindi magkanya-kanya na. Diba? Wala na talaga ang unit team. Temporary lang yan. Noong 2022. Unit team was the tandem during the 2022 elections. And then ngayon, natapos na ang elections, nanalo na kami, nagpapasalamat kami sa aming kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng unit team noong 2022. Duterte told the reporters at the sidelines of the 126th Independence Day celebration dyan po sa Davao City ngayong araw po mismo, June 12. Asked if the unit team no longer exists, the vice president said, "We are not candidates anymore." Ito, short of saying ito na hindi na nag-exist. Ayan, anong basa nyo dyan? Ako yan ang basa ko dyan. Nung tinanong siya, nag-exist pa ba yung unit team? Sabi niya, we are not candidates anymore. In short, hindi na. O, kinonfirm na ni Sara Duterte. Kinonfirm niya na. Cracks in the unit team began to show in 2023 when the leadership of the House of Representatives under Speaker Martin Romualdez, Marcos's cousin, stripped former President Gloria Macapagal Arroyo of her title as Senior Deputy Speaker. Duterte responded by bolting Lakas CMD, Romualdez's party. Actually, hindi yan ang pinag-ugatan. Ang pinag-ugatan dyan, itong issue ng confidential funds. Diba? Yan yung mga may confidential funds na inisyo kay Sara Duterte. In fact, pinagtanggol pa nga siya ng mga BBM policymakers, eh, ng miyembro ng Kongreso. Diba? Ang problema kasi, lumabas yung medyo nakakabahala, yung taong bayan, nagagalit na rin. Bakit kasi 125 million ginastos lang in a matter of 11 days at wala tayong makukuha sagot. Puro no comment. So dahil dyan, nag-decision ng Kongreso. No? Hindi na naman House of Representatives ang nag-decision dyan. Even yung Senado, nag-decision din sila na totally alisin na natin itong mga confidential funds na yan sa mga civilian agencies. Ang OVP at ang DepEd, eh, civilian agencies yan. So tanggalan na natin ang confidential funds yan at ilipat natin doon sa mga agencies na higit na nangangailangan ng intelligence funds, di ba? O palakasin yung confidential funds ng mga uniformed o military, ng military natin, mga uniformed agencies natin, etc. Kasi mas bagay sa kanila yan, di ba? Eh hindi nagustuhan ng kampo ng mga Duterte yan. In fact, si Yara Roque, napakinggan ko pa siya. Ang narrative niya, ang kwento niya, si Sara Duterte yung nagpanalo kay PBBM, yet tinanggalan siya ng pondo. Yun ang sinasabi nila. Tinanggalan siya ng pondo. Hindi nila sinabi na tinanggalan ng confidential funds. Hindi totoong tinanggalan ng pondo si Sara Duterte. May pondo pa rin siya. Inalis lang sa kanya yung confidential funds kasi hindi rin naman nila maipaliwanag yan. Diba? And nagkaroon yan ng desisyon eh. Lahat ng civilian agencies, tanggalan natin ng confidential funds yan except yung Office of the President kasi kailangan niya yan. Diba? Okay. Hindi nila nagustuhan yan. The Vice President was also stripped off her confidential funds by Romualdez, led by House under the 2024 National Budget. Earlier this year, former President Rodrigo Duterte accused Marcos of using illegal drugs in a prayer rally in Davao City. His allegations were denied by the President. And then dyan,
Hindi na nila tinantanan si First Lady, si PBBM. Hindi na nila tinantanan yan. Nag-conduct na sila ng mga prayer rally ko noon, kung ano-anong nangyayari dyan, para siraan ang siraan ang gobyerno, siraan ang siraan si PBBM, at pinagre-resign na nila si PBBM. So matutuwa ba ang mga loyalista dyan? Matutuwa ba yung mga supporters ni PBBM dyan na pinapag-resign ninyo yung presidente na ibinoto ng 31 million Filipinos? Matutuwa ba dyan? Siyempre hindi. Yan, kaya natin tumindi na yung tunggalian na yan. And then recently lang, yung mga partido, no, nag-storytelling na ako dito, yung mga partido nag-form na ng alliances in preparation for the 2025 elections. At doon hindi nakasama yung partido ni Inday Sara Duterte. Tulad ng Partido Federal ng Pilipinas, no, nagkaroon niya ng alyansa sa ibang mga partido. At sinasabi nila, yung partnership with the Hugpong, o yung grupo ni Sara Duterte, was intended only for the 2022 elections and not for the upcoming, for the 2025 elections. No, ganun din ang narrative kayo ni Sara Duterte. Yung unit team ay intended only for the 2022 elections and they are no longer candidates. Diba? Sabi niya. So it's confirmed. Malinaw na. Wala na unit team. May iba mabubuo. First Lady Lisa Araneta Marcos was subsequently said in an interview that the Vice President was bad shot to her after she was caught on camera laughing while her father attacked the President in the Davao event last year. Yung kay First Lady naman, valid naman yung reaction ni First Lady dyan. Siyempre asawa niya yan eh. O pinagtawanan niyo yung asawa niya eh. Diba sa Davao, pinagtawanan ninyo kung ano nang sinasabi ninyo, bangag o kung ano-ano. Tapos tumawa ka, vice-presidente ka. Diba? All the while, ang tingin sa'yo, kakampi ni PBBM. Nagkaroon ng rally dyan sa ano? Sa Liwasang Bonifacio, nasa ibang bansa si PBBM, nagpunta si Sara Duterte. Hindi siya nagbigay ng speech dyan, pero yung mere presence niya dyan sa Liwasang Bonifacio, malaki ang ibig sabihin yan. Sinusuportahan mo yung mga taong nananawagan na bumagsak ang gobyerno na alisin si PBBM. So what would you expect from the First Lady? Diba? That's understandable, yung feelings ni First Lady. Inatag mo kailan inaaway si GMA. Hoy, gumalaw ng palihim para patalsikin si Speaker para siya ay pumalit. Haha, style ni Gloria Bulok. Ang akala niya, hindi nalaman ang galaw niya. Buti nalaman early. Sabi ni Let's Talk Vlogs. Isa pa yan, Kakofi. Na-issue na kumikilos yung si PGMA bagamat din nila niya, Kakofi, na nag-aambisyon maging House Speaker. Nabulkar din yan. Thank you, Let's Talk Vlogs, for sharing. No? Basta makasupport sa admin, sabi ni Lori Mamawag. So let Malonzo for campaign purposes lang. At ngayon, wala nang unity dahil di na daw sila candidate ngayon, sabi ni Zulet. Minerva Stork, loyalist laban sa unity na. Di na mananalo si Sara maging president sa 2028. So, tingnan natin kung hanggang saan tatakbo yung kanilang partido. No? Buti may First Lady tayo, muling nabuhay, nag-arts of culture at culture natin. Dori Mamabo. Exactly, no? Grabe yung mga events, yung likha, diba, yung restorations ng mga historical sites natin. In fairness kay First Lady, kumikilos iyan. At napuponduhan ito, natutulungan po ng pondo mula sa pribadong sektor. Mahalel Ko Studio, thank you Mahalel sa iyong pastars sa Facebook. No? Thank you sa iyong pastars. Rita Barba, shoutout po sa inyo. Elda Gabriel Modina, kay Joe Messina, shoutout po sa inyo. Diyan sa Facebook, nakikinig po sa atin. Alright, sige, ako'y magpaparam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Independence Day. Today is June 12, 2024. Happy viewing po sa inyo. Kung nasa Facebook po kayo, make sure na kayo po ay nakafollow na sa ating Facebook page. Na-click lang po yung follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, eh, palike lang po ng subscribe. Yan sa mga bago nating subscriber. Okay, kumusta kayo ka-coffee? Thank you sa panonood. No? At attendance check tayo. Sige, i-like lang po yung video na yan dyan sa baba. Like lang po yan ka-coffee. Alright, sige, goodbye. Good night everyone. See you again tomorrow ka-coffee. Tomorrow is Thursday. Kita-kits tayo alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Every day po yan except Saturdays, alas 10 po ng gabi. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po sa inyo. Happy Independence Day sa lahat except sa mga pro-China. Bye-bye!